leader po ng Athletes Village, siya yung parang mayor. So lahat po ng pangangailangan sa Athletes Village ng mga nakatira, eh kailangan po nating sagutin, ibigay. Yun pong ating mga facilities dito sa loob ng Athletes Village, kailangan po preparado yan para sa mga titira dito, mga nakatira dito. So sa lahat po ng preparasyon, mula preparasyon, pagpaplano, kung ano yung mga pangangailangan ng mga tao, ibibigay po natin lahat yan. Tapos pag nandito na sila, kailangan po natin silang asikasuhin. Bawat pangangailangan po niyan. Yan po yung mayor ng Athletes Village. 1,800 po ang capacity ng ating Athletes Village. Yung pong 1,800 na capacity na yon, mapupuno po tayo. In fact, yung mga ibang countries, ang tawag po natin, yung mga leaders nila dyan ay NOCs na tumutulong sa kanila kung ano yung mga pangailangan nila. Eh, nag-request pa na yung mga ibang atleta na hindi dapat dito, eh dito na rin mag-stay. Kamusta naman? Okay naman po. Ready na. Kaya lang, di ba? Yes. So, kamusta yung experience nyo ngayon sa Athletes Village? Amazing! Talaga? Yes! Bakit naman? Especially po sa sports facilities pa lang. So, napakaganda. Unang tingin pa lang, buhay na buhay po yung Pilipinas. Excited na tayo. Yes, excited. Kasi marami po silang naririnig na magagandang experience. Ito pong mga nakatira na rito, yung mga athletes natin, yung mga officials nila, sabi nila, this is an Olympic standard na Athletes Village. Okay, dito naman tayo sa laundry services namin sa loob ng Athletes Village. Ito, binibigay namin for free. Sige po, tuloy po tayo. Hello, masayang araw. Dito yung deposit, they will deposit nga yung 3 pieces of laundry, tapos sila tatanggap, ayan. Tapos ibabalik ninyo the following day. Dun sa Athletes Village, kasama nung kit nila or welcome kit, dalawang laundry bag. May itim, may puti. Yung itim, dun ilalagay yung mga decolor. Yung white laundry bag, dun yung mga puti para hiwalay. Para lang po yan sa hotel. Yung hotel po, halimbawa, sa SEA Games na standard, baka pwede na yung 2-star hanggang 3-star ng hotel. Yun namang Asian Games standard, yung mga bigger games, siguro pwede na yung 3 to 4 star. Yung Olympics, 5 star hotel po. Okay, so na yun naman, pupunta tayo sa clinic. Morning! Hello! Morning, Doc. Si Jet, PT natin. Si Chelsea, our nurse. Kamusta naman? Madami bang pasyente? Okay lang naman po, so far. Wala? Wala naman. Ay, salamat. Okay. Tapos si Albert, si Rona, tapos si Dr. Occidental, our resident physician for the Athletes Village. Kamusta, Doctor? Okay lang. Okay. Kamusta naman dito sa village? So far, so good. Okay. Yun ang gusto natin, dapat walang mga pasyente, di ba? Pero may mga experience ba kayo na may mga kaso na, medical cases? Usually, it's more on upper respiratory, tapos mga nahihilo. Ah, okay. Baka na-excite masyado sa games. Meron tayong 24 hours na ambulance. Meron din tayong backup na golf cart, no, na pag-transport ng pasyente. Sige, ngayon, naka-brand yung ating dormitory dun sa SEA Games. Ang hashtag natin is we win as one. Yun pong food natin, of course, ang preparation niyan, hindi lang 2 months, hindi lang 3 months, hindi lang 4 months. Kasi yung pong capacity ng dining hall namin, 1,800 po. Dito lang, I'm just speaking about the Athletes Village. Imagine the kind of preparation. Wala naman pong available na dining hall sa isang building na ganyang kalaki. Wala din pong hotel na kaya magpakain right away ng 1,800. Wala din pong hotel na merong kitchen na ang capacity ay 1,800 24/7. So yung preparation po natin dyan, napaka-intricate, napaka-complex. Buti na lang hindi kami mapagtapon ng papel.
at documented dyan through Facebook na buwan ang ginugol namin dito sa pagpaplano sa para makuha ang proyektong to. At siguro wala kaming ibang mithiin. Magiging hipokrito kami kung hindi namin sasabihin ang mithiin namin ay income. Okay? Pero isa sa mithiin namin ay makilala ang Pampanga bilang isa sa mga pinakamagaling dito sa Pilipinas na magtumanggap ng bisita, magluto para sa mga bisita, at magpasaya ng bisita. So yun pong ating main dining hall dito na 24/7 ay fully certified po na halal yan. Ang pagkain po nila dito is 24/7, lahat po ng mga klase ng pagkain, Western, Asian, Oriental, Filipino, nandun po lahat yun. Ang mga athletes natin, they can go back as many times as they can. Okay, papunta naman tayo sa Building B. Pero bago dyan, tignan natin itong nasa gitna. Mag-e-enjoy kayo sa party dito. Ito, pwede itong gamitin ng mga atleta. Ayan. Pwede silang kumain dito sa labas. Pwede silang mag-lounge dito sa may swimming pool area. Ayan. Ito naman, yung athlete's lounge. Ito. Tapos banda doon yung aming CDM meeting room. So doon kami nag-meet with the different chef de mission ng mga countries. So far, in the past 3 days na nandito sila, 3 to 4 days na nandito sila, so far wala pa naman po akong naririnig na nag-aaway o nagkakantsawan. Doon po sa competition mismo, doon sa water polo, siyempre, pag habang naglalaro, may kantsawan, meron din kasi silang mga supporters eh. Yun pong meron po tayong IDs, may lanyard, ito pong official ID, may lanyard. Pagka natutuwa po yung isang athlete, natutuwa po yung mga foreign delegates, they show their appreciation by giving you yung mga badges na yun, yung pins. Hi, Ian! Hi, Doc! Ito si Ian, isa sa mga receptionist namin. Kita mo naman yung kanyang collection ng mga pins, oh. Paano mo naman nakuha yan, Ian? Binibigay lang po nila, dun, siguro po pag nasisiyahan sila sa service na pinapakita natin sa kanila. So, they just voluntarily give them out. Sa lahat naman po ng well, frontliners na nandito, halos pag okay yung service na nabibigay, nagbibigay naman po sila ng pin. Wow, ang dami na yan. Ha? So, ang dami pala nasayahan. So, makikita mo dun sa mga nabibigyan kung the more ang kanyang nakukuha, ibig sabihin, napakaganda po yung service niya. Especially yung mga nasa front line. Ito naman yung athletes dormitory. Kasi yung athletes village, dalawa yan. May residences tsaka yung dormitory. Itong dormitory, triple share. Halika, tignan natin yung kwarto. Dito po sa dormitory, gumagamit tayo ng keycard para mas secure. Ito po yung ating showroom. Mapapansin ninyo, yung pintuan po malaki. Designed kasi siya para sa mga PW athletes, PWD athletes. Ito, sa banyo, sliding door din para madaling mabuksan ng mga PWD athletes po natin. May mga handlebars na, yan, para hindi sila mahirapan at mababa yung pagkakalagay ng mga lababo, yan, para madaling... Hindi dalawa yung inodorotok mo? Hindi po, para madaling abutin. Tapos, ito po yung aming triple share. Lahat po ng kwarto, triple sharing. So, dalawang standard bed, tapos may pull-out din ho na bed. Malambot yan. Masarap matulog. Tapos may kasama ng refrigerator, TV, tapos meron silang tigitigisang cabinet. Well, kahit naman po yung mga iset aside natin yung mga sensitivity ng mga atleta. Kasi lahat 'yan, kahit saan kayo mapunta, yung tayo, yung may inconvenience lagi pagka may security measures. Pero tayo naman talaga kasi, because we want a world-class hosting of the Southeast Asian Games,
we also make sure na hindi lang masaya lahat. We also make sure that everyone is safe and secure. So kami, we had to have tight security measures. Hindi lang po ID, chine-check din po natin na yung mga tao na papasok po dito, walang daladalang makakapanakit. Kasi importante po yung accreditation card. Pag walang accreditation card, walang entry. So, sir, nasaan na ba yung ID ni ma'am? Ayan. May lanyard pa yan. Maganda ba? Maganda. We win as one. Okay. Thank you. But primarily, we're always telling them that we have to show the Filipino hospitality, the genuine Filipino heart. So, laging, kaya ang mga volunteers namin, pagka may papasok, ewan ko kung na-experience nyo po ito kanina, binabati po kayo ng masayang araw, ganun po. So, lagi pong ganun, masayang araw, nakangiti, kahit medyo pagod na, tuloy-tuloy lang po yan. Masayang araw. Magandang araw. Magandang araw. Hello. Dito naman yung Village Mall. Kasi yung main dining hall natin, halal yon. Yung Village Mall, they serve haram food. Meron dyan. Andiyan yung mga, andiyan si Jollibee, Shakey's, Potato Corner, among others. So, nagaano po kami na matikman po nila. Mga familiar sila. Ano po ba yung mga pagkaing Pilipino? Let's say, ito pong balut. Ito po. So, makikita po nyo. Ito tayong... Mayroon po tayong balut. So, nakikurious po sila kung ano ba yung balut, ano yung sa loob ng balut. Kumain na po ba ng balut? Meron po, sir. Tinatry nila. Yung iba po medyo... Yes, hindi sanay. So, yung iba naman po medyo adventurous. So, tinitake naman po nila. Oh, ang SEA Games Organizing Committee, ang ating bansa, ay handang-handa po sa Southeast Asian Games. Kahit ano pong event, kahit even yung small na gathering, kahit po sa pamilya natin, may kasal, may birthday, may kunting aberya po yan. Hindi po maiiwasan. Kaya lang, may mga napipick up sa social media, napipick up ng media, alam mo, natural naman po yan. Kami sa SEA Games Organizing Committee, naiintindihan po namin yan. Ang gobyerno, naiintindihan yan. So ang ginagawa namin, we take them as part of our improvement process. Walang perpekto po, na preparasyon. While we think that we have 100% plan for everything, you cannot impossibly think of anything that could happen. Siguro nga, ayaw namin magbuhat ng bangko. Mahirap man lang na hindi na-dokumento ang mga ganong klaseng pagpupuri. Pero sa amin na lang yun. Maybe siguro ang Diyos na lang nakakita nun na kami ay gumagawa ng tama para sa mga tao na alam namin na napasaya namin sila at napagmalaki namin ang bansang Pilipinas. They're giving you smiles, they're giving you positive feedbacks. I think that's the reward na natatanggap po namin. The real beauty of the Philippines lies within the hearts of its Filipinos. Nasa puso yun. Kaya, let's be proud to be a Filipino. Mabuhay ang Pilipinas. We win as one. So, ang aming dito sa Athletes Village, ang aming laging sinusundan na motto is, the only way to prove your critics or non-believers wrong is to be successful. Ito nakakatawa, no? Nauso pa rin sa Pilipinas talaga ang fake news. hindi totoo na ito'y gawa-gawa lang namin para sa media na pinag-aayos namin ang ginagawa namin sa pagluluto. So, gusto namin maalala nila na
sila'y natanggap ng mabuti dito, na naging party kami ng kanilang days dito sa Pilipinas. They already know who the Filipinos are. They already know that we have a big heart and big smile. We are very hospitable. And we would like to maintain that kind of hospitality that they know. However, ang gusto nating ipahiwatig po dito sa Southeast Asian Games na to, is not you are Cambodian, you are a Vietnamese, you are a Singaporean, you are a Thailander, you are Indonesian, everyone. Kami, ang gusto namin, consider us as brothers and sisters. That's why our motto is we win as one. We are going to compete very actively. We will try our best to win as many golds as possible because everyone wants to be a champion, overall champion. But at the end of the day, we are brothers and sisters here competing because the true Olympic sense of this sporting events is to promote and foster camaraderie among the participating nations. That's what other people don't see. They only see negative things. Apparently, for us, I see my colleagues doing all their best to serve our country, and let's be proud. Kaya makikita nyo po, doon pa lang sa tagline natin, we win as one, makikita nyo po sa Southeast Asian Asian Games logo, na yung mukhang Philippines na logo, na bilog-bilog na po yun, those are 11 rings. The 11 rings represents the 11 countries participating. The rings, the sizes of the rings, represents the size of the sizes of the countries. The bigger the ring, that represents the biggest country being participating. So, tapos, nagsama-sama po yun. Nagdugtong-dugtong. Magkakabit. Magkakabit, it formed the host nation's the map. Oo, yung formation ng land. Naging parang Pilipinas. But those are the 11 rings, 11 countries participating. So, we want to have a fair game. Show them that we are very fair. We are very hospitable and we'll give them the best care and best experience possible.